Hello ka-Unified, this is Ramil Pendulet of Unified Products and Services and welcome for our video tutorials for today, which is mag-a-add po tayo ng baggage, which is ang situation is after na po siyang na-book. So minsan sa ating mga ka-Unified, pag na-experience po natin ito, so yung mga especially baguhan, so para po sa inyo ang tutorials na to. So in this ticket po, nakita nyo naman na na-book ko na po yung client po natin. So for today, actually bukas na po yung flight niya. So unang tip, pwede po tayong mag-add ng baggage na na-book na provided po na hindi pa po siya lilipad. Example, 1 day before, 2 days before, and much better po, malayo-layo pa po yung flights nila, dapat nakapagdagdag na po sila ng baggage before flight nila kasi para iwas hassle po. Kasi although sinasabi na 4 hours before flight, if meron sila ipapakustomize, although pwede naman, kaya lang tayo naman po yung hassle kasi dadaan po tayo sa hotline. So ito po yung ticket ng aking mga passengers or aking clients na nakapag-book. So ngayon kahit meron na po silang free na baggage dito, so gusto pa rin nilang mag-a-add po ng baggage. So ito po yung mga matutunan po natin. So since nakikita nyo po dito na baggage fees po niya is 00 pa, ibig sabihin hindi pa siya nakapag-add ng any baggage dito sa flight nila, pwede pa po sila mag-add ng baggage. So, if ever naman po na meron na pong baggage fees po dito na nakalagay, example, nagpa-book po sila na nagpadagdag na agad ng baggage, so hindi na po sila pwede mag-add ng baggage. Kasi once lang po tayo pwede mag-add ng baggage sa lahat ng ibinubook po natin. Regardless kung before flight or during booking or after po nilang na-book. Isang beses lang po. So in this ticket po, as you can see naman po, wala pa po silang in-add na any baggages. Kung meron naman po free dyan, free check-in man yan or hand carry, so hindi po kasali yun sa additional baggage fees po. So ayan, request po ng isang client po natin ay mag-a-add daw po sila ng baggage. So ang ginawa o gagawin po natin mga ka-Unified is magki-create ticket lang po tayo. So ito po yun siya. So ni-prepare ko na po. Punta po tayo dito. Ayan. Ito po yung website ng ating CSR o ating hotline or yung customer service representative. Sa lahat po ng gagawin po natin, dito po tayo pupunta. Regardless kung additional baggage, magpa-cancel ng flight, magpa-rebooking, etc. sa lahat ng tickets or any technical issue or concerns po natin, dito po tayo lalapit. Ito po yung tinatawag na hotline or CSR po natin. So, ang mas maigi po sa lahat po ng concerns po natin, especially yung mga need po ng documentation, so kailangan po at tayo po ay mag-create ticket bago po tayo tatawag. So, ang unang gagawin mo, kasi may makikita ka dyan na dalawa, create ticket and view existing ticket. So, kung gagawa ka pa lang ng report mo, example, ngayon, gagawa tayo, so, i-click mo yung create ticket, then if you fill up nyo lang po ito, your name, your email, yung confirm email, then pipiliin mo lang ano yung kategory ng concern mo. So, for example, kasi ticket yung concern natin, mag-a-add tayo ng baggage, so, i-click mo lang yung ticketing support. And then, always high po yung priority, and then, i-check mo lang po yung kung ikaw talaga yan at sayo na account, so account owner and then yung reg code po natin mga ka-Unified. And then your message, pwedeng Tagalog, pwedeng English. And then i-attach mo lang yung ticket na na-book mo. For example, kung nag-book ka, so i-attach mo lang dito yung screenshot. And then itatype mo lang yung captcha natin, then submit mo lang yung submit mo lang yung ticket, then magpo-provide yan po siya ng reference number. So, pag nakapag-create ka na, may reference number na siya, all you have to do is balik ka lang po dito, then i-review ticket mo lang. I-review existing ticket mo lang, makikita mo na yung reply nila. So, example, kasi ako meron na nakagawa na po ako mga ka-Unified. So, para ipakita ko lang sa inyo ano yung ginawa ko sa pag-add ng baggage. Example, tayo po ay nakapag-create na ng ticket. Ito po yung ginawa ko. So, unang ginawa ko po, nung nag-create ako ng ticket, ito po, hi CSR or hello or good morning, ganito ganyan, good day.
So, pa-add po ng 40 kilogram sa flight. So, ibigay mo lang po yung flight number, yung add baggage, kung ilan kilo yung ipa-add ng passenger, yung name ng passenger, tsaka syempre, yung inattach ko na ticket, yan na po yun siya, yung screenshot na sinasabi ko sa inyo. Then, after that, magpo-provide na po ng quotation si CSR, magre-reply na po yun siya. Kaya that's why, nung kanina, pinuntahan natin dito, di ba, i-review mo yung existing ticket mo para makita mo kung nag-reply na po si CSR, ito na po yun siya. Yan na po yung, ito na po yun siya. So, nagbigay na siya kung magkano at yung katumbas ng ilang kilo natin, binigay na niya kung magkano. So, ayan na siya. Then, nag-reply na po ako kasi pwede ka mag-reply ng Tagalog. So, kita niyo naman yung reply ko. Sige po, bukas po ako mag-add kasi ano yun sabi ko? Sabi ko kasi minsan kapag hindi ka magre-reply, kaya nasabi ko na wag nyo muna i-close ang ticket kasi pag late ka magre-reply, no? So, i-close na nila yung ticket kasi hindi ka daw nagre-reply. So, sabi ko bukas kasi bakit? Kinonfirm ko muna yung pasahero, yung passenger, kung gusto ba nila or okay lang ba sa kanila na yan yung presyo, 2,225. So, actually, sa iba pwede pa mag-add ng markup. So, another tips po yan na matutunan nyo sa akin, pwede ka mag-add ng, ano, ng markup kung gusto mo. Depende sa konsensya mo, joke. So, yan. Pero totoo po yun, pwede ka mag-add. Depende po sa atin. So, yan. This is noted daw, sabi ng, para kang nag-uusap lang kayo sa messenger or normal na conversation. Pero dito kasi, sa create ticket po talaga natin siya makita. Ayan. So, until nag-reply siya, so sabi ko please confirm kasi para magko-confirm po yan siya kung gusto mo mag-confirm kasi o yan no, chinek na nila na meron daw free check-in. Kaya nasabi ko at nalaman ko kanina may meron daw free pala si passenger na 20. So ini-insist pa rin nila na mag-add pa rin sila ng 40, so that's why sabi ko please confirm. So ibibigay mo lang kasing reg code mo. So pag nabigay mo na yung reg code mo, until sabi niya yun, until ibibigay, nabibigay siya ng tips na hanggang 40 kilogram lang daw yung pinaka-maximum. So, sabi ko, i-go mo na yan kasi sabi na ini-insist and then until sabi niya, ayun, nag-reply pa rin siya. Kasi minsan kasi iba-iba yung nagre-reply. So, kita nyo kanina, parang iba yung nagre-reply, ibang pangalan to, si Charis na CSR. Kaya paulit-ulit minsan yung reply nila, siguro hindi sila nag-uusap. So, dito naman, Jarela. So, paulit-ulit minsan makikita yung reply nila. So, kung gusto nyo nagmamadali, pwede nyo tawagan si CSR. So, pero itong ginawa ko pa, reply-reply lang po ako sa CSR until nag-confirm po. Kasi, ayan, mag-reply talaga kayo kaya na kailangan mangulit po tayo sa CSR. Follow up on this, anong update, ganito, ganyan. Hanggang sa nag-reply na sila at na ano na siya, na ito na siya. Nalagyan na daw ng additional baggage. So kaya tayo nagbibigay ng si ano, kaya tayo nagbibigay po ng reg code, halimbawa ganyan, please confirm with my reg code kasi hinihingi nila ng reg code mga ka-Unified kasi doon sila nagde-deduct ng ating ano, ng ating bayad doon sa additional baggage. So once na nag-confirm sila at nabigyan ka na ng attachment, ibig sabihin yan yung ida-download mo kasi yan yung proof na nakapag-add na sila, i-check mo yung account mo kung saan yun yung binigay mo na reg code kasi nabawasan na yun. So, in this case, katulad sa akin, ang presyo is 2,225. So, matik na po na once nabubuksan ko yung account ko, nabawasan na yun ng 2,225. Bakit? Kasi may attachment na kasi nag-confirm na siya. So, time to time, i-close na nila yung ano na to. I-close na nila itong ticket na to. So, for example, ako, pwede ako mag-ano, thank you, ganyan. So, pwede kayo mag-thank you kasi para hindi magsawang CSR sa atin. So, yan, magpa-thank you ka, ayan na siya. So, kumbaga pa, itong create ticket na to, ito lang sa concern na to. Since natapos na, so, pwede mo nang iiwan. Ito po yung reference niya, yung ticket na to. Ito yung sinasabi ko kanina na isa-save ninyo pag nag-create pa lang tayo, makapag-provide sila ng reference ID. So, isave po natin yan. Then, time to time, i-refresh mo lang itong ano na to. I-refresh mo lang itong link na to para makita mo yung reply ng CSR. So, para talaga siyang normal lang na conversation. So, kung ida-download natin to, i-click mo lang yan, click mo lang to,
magda-download na yan, PDF file, pero ako kasi na-download ko na, ito na po yung magiging itsura po niya. Ayan. So, ang ganda kasi, ano na siya, kompleto Ricados na siya. Ang wala lang dyan kung magkano yung ticket, ay magkano yung inad mo na baggage. So, kaya safe ka kung ikaw ay mag-a-add markup ka pa. Diba? So, ganyan lang siya kadali. And then, ito na siya. Ito na siya. Yan na siya. Yan na siya, mga ka-unified. So, as simple as that, ganyan lang po mag-add. So, ito lang ibigay mo sa client. Although, mga ka-unified, na ito po yung ticket nila noon, yung binigay natin, pero ang maganda doon, kahit ito yung ibibigay nila, hindi nila ibigay itong ito. So, mababasa pa rin yan ng airport na nag-additional baggage na sila. So, ganun lang kasimple mag-a-add ng additional baggage if the ticket is already booked na siya or nakapag-issue na tayo ng ticket. As much as hindi pa po siya lumipad in between one day or more, mas maigi. So, makapag-additional baggage pa po tayo. International man yan or domestic ticket possible po. So, with that ka-unified, sana natuto ka. Sa, lalo na sa mga baguhan, sa mga first timers. So sana natuto ka for this video tutorials. Good more earning. This is Ramil Pendulat of Unified Products and Services. Bye!